Ang longest noontime show sa Pilipinas na Eat Bulaga ay nasa ilalim ng Tape Incorporated, ang produksyon sa likod ng Eat Bulaga. Pinamumunuan ito ng dating congressman na si Romeo Halosos na chairman ng kumpanya kasama ang partner na si Antonio Taviera at kabilang rin sa mga executives na Tito Vic at Joey. Ngunit ayon pa sa ilang source, matagal na raw retired si Tony Taviera pero tumatayo pa rin itong consultant ng Eat Bulaga at siya pa rin ang nasusunod sa programa. Pinangalanan na nga kung sino ang sinasabi ni Christopher Meade sa kanyang balita na isang ehekutibo ang planong tanggalin sa noontime show na Eat Bulaga. Ito raw ay ang isa pang producer executive na si Antonio Tony Taviera. Ayon pa sa balita ng Billionario.com, a babbler revealed that former Congressman Romy Halosos is reportedly seeking to take control of television and production exponents tape, the owner of Eat Bulaga, from his partner Antonio Tony Taviera and the show's original host Tito and Vic Soto and Joey De Leon. Plano di umano ng former congressman na si Romy Halosos na i-kick out si Tony Taviera at ang original host na sina Tito Vic at Joey. Ilan pa sa mga planong mapapaalis sa Eat Bulaga ay sina Maine Mendoza, Paolo Ballesteros at Ryan Agoncillo. Si Maine Mendoza raw kasi ay papalitan ng isa sa mga anak ni Romy Halosos. At kung talagang matatanggal sina Tony Taviera bilang isa sa mga namumuno ng Eat Bulaga, ay malaki raw ang posibilidad na sumunod sa kanya ang original host na sina Tito Vic at Joey at ilan pang Eat Bulaga co-host. Dito na nga lumitaw ang balitang nakikipag-usap na ang Net25 kina Tito Vic at Joey para sa isang noontime show at si Tony Taviera raw ang magiging producer nito. Kaya pala sa naging post ni Tito Soto ay sinabi nitong hindi sila maghihiwalay ni Tony Taviera. Talagang nakakalungkot ang pangyayaring ito dahil kung sakali mang magbabago nga ang noontime show na Eat Bulaga ay talagang labis na maapektuhan ang programa, hindi lang ang mga host kundi ang mga staff ay damay na rin.